Hello mga call, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Ngayon mga call, pakita natin yung ating off-road concept na DE64W Smiley Edition Q6E engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. Kulay ng ating unit mga call is candy tone red. Ayan, so Smiley Edition na grills. Then meron tayong bull bar dito. So solid bakal. Complete LTO registered po yan. Then ito yung ating fog lamp ng ating mga Smiley Edition. So sa top of the line mga call is naka 3-layer headlights po yan. Ayan, tingnan natin dito. Ayan, meron siyang customized na fender light. Then meron siyang customized na fender dito. Ayan, so naka 13 inches mud terrain tire. Brand new yung gulong natin, then brand new yung ating mag wheels. Lifted po ito ng 2 inches, so makita natin dito yung kanyang ground clearance. Ayan, mataas po yan compare sa stock na unit. Then dito makita natin, meron tayong side mirror with lights. Ayan, so blue lights and orange lights po yan. Then dito meron tayong nilagay na chrome handle. So meron siyang logo na Suzuki. So double power slide yung unit natin. So pag double power slide, kadalasan po is meron siyang auto step. Ito yung auto step. Ayan. So original po yan sa Japan. Ayan, dito naman sa itaas, complete siya sa rain visor. Ayan, then complete po siya ng top load carrier, gutter type yung nilagay natin. Dito meron din tayong fender dito. Then yung brake drum natin is kinulayan natin ng kulay red. Ayan. So dito naman sa likuran, ayan, so meron tayong customized na spoiler dito. Tapos dito meron tayong ladder. So yung ladder natin is pwede natin yan akyatan. Ayan. Then meron tayong step board dito sa ibaba ng bumper. Tapos meron tayong mga reverse sensor dyan. Ayan, apat na reverse sensor. Yung plaka natin dito, yan po yung kanyang plaka, tapos dalawang camera. Yung camera natin is para sa dashcam at saka sa ating stereo. Dito naman tayo sa likuran natin. Ayan. Dito naman, meron tayong customized na third seat. Ito yung design na napili ng ating customer. Meron siyang sandigan sa likuran. Ayan, so kasya po yung dalawang tao. So ito yung clearance sa mga high roof. Ayan, makita natin. Mataas po siya. Then, at the same time, pwede natin yung gawing storage box. Ayan, kita natin. Ayan o. Di ba? Ayan, di ba? Yun daw. So, halos lahat ng D64W is naka-plastic po dito. Ayan. So, check natin yung sliding dito. Ayan, so functional. Then, yung upuan. Ayan. So, captain seat, pwede natin i-move atras, then forward. Then, pwede natin i-recline kung gusto natin. Para parang VIP yung dating natin. So, dito tayo sa harap. Meron pala dito, baka makalimutan natin yung ating extra na minifan. Ayan. So, yan po yung minifan natin, no? Ayan, yan po yung minifan natin. So, yan. Dito tayo sa harap. Check natin. Yan. So, bagong cover dito. Power window switch. Then, dito, glove box. Then, yung ating matting. Brand new na yan. Kasama yung sa likuran. And check natin. Dito, ito yung ano natin. Upuan sa passenger side. Diba? So, meron siyang hawakan dito. Then, dito naman tayo. Lipat tayo. Diretso na tayo dito. Ayan. So, ganyan ka ganda. So, meron siyang bottle holder dito. Tapos, meron siyang armrest dito sa gitna. Diba? Yung steering wheel natin is naka-momo steering. Then, with quick release. Ayan, diba? Kung gusto mo na ayaw mo ipahiram yung sasakyan nyo, dalhin nyo lang to sa inyong kwarto. Tapos pag lalabas kayo, balik natin yan. Ganun lang. Hilahin lang natin dito. Kita natin. Hila, angat, then, ganun. Pagbalik naman,
ganun lang, hila pa rin, then baba. So nakalock na yan. So safety pa rin, diba? Yan, dito kita natin yung ating 9 inches under touchscreen stereo with reverse camera, dashcam natin, then yung reverse sensor natin dito. Then meron tayong digital temperature gauge na Conway. Dito yung hazard switch natin. Then meron siyang accessories. Ito is original po yan, galing sa Japan. Dito naman yung ating overdrive switch. So functional. Yan, lamig ng aircon ah. Ganda ng aircon. So, ano natin. Ayan. So, dito yung ating main power window switch. Ayan. Yung ating power slide switch. Long press natin. Ayan, functional. Then, kabila. Ayan, goods. So, dito naman makita natin yung ating jack tie wrench. Ayan. Then, meron tayong ilaw. Ilaw sa ilalim. Ayan. Ayan po yung ilaw sa ilalim mo. Ayan po yung request ng ating customer na lagyan ng ilaw yung ilalim niya. Reverse natin, pakita natin yung reverse sensor. Ayan. So, gumana siya. So, mag-blink po yan pag malapit na tayong mabangga. Ayan. So, room light, functional. Then, lagayan dito. Ayan. So, ano natin? Ayan, goods. Ito. Goods. So, function lahat. Ayan. Ano natin yung makina nitong sasakyan natin. Ito na yung makina natin. Yung makina natin is K6E engine. 660cc 12-valve. 3-cylinder inline. So, meron itong maximum torque na 103 Nm. At 3,500 RPM din. Meron itong maximum power na 64 horsepower at 6,500 RPM. So, yan po yung makina natin. Try na itong power. So, goods. So, ganda yung kanyang andar ng kanyang makina. So, check naman natin dito sa ating hood. Ayan. So, kita natin dito yung ating windshield washer receiver, radiator cap, then yung ating coolant receiver dito. So, yan yung seat up natin ngayon. So, all in all, napakaganda ng kulay. So, candy tone red po yung unit natin. Ayan, oh. So, yung presyo nito mga call is umabot po siya ng 437,000. So, yung basic setup nito is nasa 330 lang po. Pero kung marami kayong upgrade, lift up, upgrade sa mga gulong, ganun, umabot po siya ng 437. So, yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then, click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya. Ingat po mga call and bye-bye. God bless po sa ating lahat.